Hello, hello, hello po mga kalinga. Panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan sa araw na to. At ang ating re-reactionan po mga kalingap ay ang charity works po ni John Lindon Official, no, dito po sa Malalag, Davao del Sur. So ayan mga kalingap, ang kanilang unang proyekto sa kanilang channel po ay ito nga po, no, ang kubo na pinagawa nila para kay Tatay Patricio, no. Ito yung kanilang first charity works, no, sa kanilang channel. So ito po si Tatay Patricio mga kalingap ay nakatira po ito sa tabing dagat, no. At nung pinuntahan po nila John Lindon ang area or yung kung saan po na ninirahan si Tatay Patricio ay sira na po ang bahay, patumba na ito at sobrang delikado. Sulo sa buhay po si Tatay Patricio, nag-iisa lamang doon sa kanyang kubo. So ayan, so si John Lindon mayroon po silang kakayahan or skills na gumawa ng kubo. Agad-agad po nilang inayos ang bahay po ni Tatay Patricio. So mayroon din mga butihing sponsors na nagbigay agad ng tulong para kay Tatay Patricio. At ayan, bumili na nga po sila ng mga materyales hanggang sa napatayo na din po ang bagong bahay or ang bagong kubo ni Tatay Patricio. Ito ay maliit lamang po mga kalingap na kubo, pero kahit na maliit ay nakakatulong na ito. At ito ay laking ginhawa o laking tulong po sa beneficiary. No, mantakin nyo sa panahon ngayon, no, sino ba naman ang magbibigay, no, na libre, no, na ganyan, no, kahit na light materials lang yan, pero gumagastos ka rin, no. Mahal din baga ang mga kahoy, no, yung mga materyales, no. So sa panahon ngayon, lalo na sa kalagayan ni Tatay Patricio na hirap din sa buhay, wala na po siyang kakayahan na gumastos pa para ipaayos ang kanyang bahay. So maraming salamat at nandyan sila John Lindon na agad-agad na tumugon sa pangangailangan po ni Tatay Patricio. So ito ay ang unang proyekto po nila John Lindon, no, sa kanilang channel, ang isang kubo para sa isang tatay na si Tatay Patricio na nakatira po sa gilid ng dagat. So bukod sa kubo mga kalingap, no, binilhan din po nila John Lindon si Tatay ng gamit, no, gamit sa loob ng bahay. So marami, no, halos lahat na naibili at binilhan nila, no, mga kaldero, kawali, baso, kutsara, no, lahat, no, lahat ng mga gamit sa pangloob ng bahay, pang kitchen, no, kurtina, kumot, unan, no, lahat, no, binili ng nila John Lindon. So dinalhan din po nila si Tatay ng kutsyon, no, binilhan din po nila ng kutsyon si Tatay, then isabay na din ang mga groceries, bigas, no, all package po ang binigay nila John Lindon, no, sa kay Tatay Patricio. No, sa panahon ngayon, sino ba ang magbibigay sa iyo ng ganyan? Kahit na siguro ka mag-anak mo ay hirap, no, hirap magbigay ng mga ganyang mga blessings, no. So ang bahay po ni Tatay Patricio or ang kubo ni Tatay Patricio ay tapos na po, no. Parang dalawang araw lang ata, no, natapos na ang bahay ni Tatay Patricio, kasi ano lang naman po, maliit lang naman po na bahay, kasya lang po ang isang tao, no, kasya lang po si Tatay Patricio. So ito ay napakasimple lang, no, simple lang ang ginawa nila John Lindon na kubo. Then yung dating kubo po ni Tatay Patricio, ang plano po nila doon ay gawaan po ng kusina, no, si Tatay Patricio. So kaya laking ano to, laking ginhawa, laking tulong na merong umaalalay, no, kay Tatay Patricio. So itong tatlo, no, kasama na si Angeli ay naglinis po sa bakuran ni Tatay Patricio, no, nilinisan po nila para naman po ay kaaya-aya naman pong tingnan. So si Tatay Patricio po ay sobrang saya, no, grabe ang kanyang saya, grabe ang kanyang pasasalamat sa mga blessings na natanggap po niya, no. Grabe, hindi niya siguro inaasahan ang mga blessing na dumarating, no,
na natatanggap niya ngayon sa kanyang buhay, no, sa panahon ngayon. So ito talaga si Janjan, Kalingap. Perte, dyan siya kasi aw ba ako sa Bisaya. Paano si aw kaayo, bugal-bugalon kaayo, no? O inunahan niya pa si Tatay Patricio na humiga doon sa kutsyon. Then, inunahan niya din si Tatay, no, na kumain ng biskuit. Pero yan po ang ano, yan po ang kagandahan, no, dito sa kina Janjan at kay Lindo na tandem, kasi hindi lang lahat or hindi lang puro seryoso, no, ang usapan nila, kundi ano din, may mga kunting pa joke din, pakwila, no. Yun yung ano, yun yung kagandahan dito sa kanilang dalawa. So pati din si Angeline natatawa din sa kapatid niya, no. So ayan, so sana ay suportahan po natin at sana ay marami pang blessing, no, at sana ay marami pang ma-scout sila Jan Lindon diyan po sa kanilang area sa Malalag, Davao del Sur. At syempre mga Kalingap, si sa mga ano mo, sa hindi pa po nakakakilala kina Jan Lindon, si Janjan po ay kapatid po siya ni Ruel of Malalag din. Si Lindon po ay kaibigan po ni Janjan. So kaya isa sila sa mga ano natin, mga kasamahan natin dito sa Davao del Sur, no, na mga ano na scouters na sila ngayon. Mga charity vlogger, no, sana ay dadami pa tayo dito. At yan nga po mga Kalingap, dahil nga sa tulong ninyo at sa tulong nila Jan Lindon, may isa na namang tatay po, no, na natulungan ng Team Kalingap. At sana ay maging tuloy-tuloy kahit na ganyan lang, no, ang maibigay, maliit na bagay sa panahon ngayon, wala nang maliit, walang malaki, basta galing sa puso ang pagbigay, sobrang malaking biyaya na po yan, no, para sa mga beneficiary. So yan po, kahit na maliit lang ang kubo ni tatay, pero kumpleto naman sa gamit. 'Di ba? Kulang na lang asawa. Joke lang. Ayaw na ni tatay mag-asawa, oh, na ano na yata siya sa pagiging single. So sana po suportahan po ninyo ang channel ni Jan Lindon Official, no, pakidalaw po ang kanilang channel, paki-support po, no, at please paki-share na din po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. At please po paki-suportahan po ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlogs, at ang inyong abang lingkod Rhea Olarte, kasama ang ating deputy dito sa Malalag, Davao del Sur, Mick Agnes of Mick Agnes Vlogs, kasama sila Kalingap Awi, Kalingap Angeli, Kalingap Baby Girl, Kalingap Dudo, Bila Ayop, Rachel TV, Jan Lindon Official, and Rex Vlogs. Maraming salamat po mga Kalingap. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye po!